Dang umaga, Tay. Ayan, si Tatay, tatanungin natin, no? Tay, dahil malapit na eleksyon, Tay, sino napupusuhan mo sa mga... Yung iba, hindi pa naman official, eh. Bongbong Marcos ako. Ayan, Bongbong Marcos. Nung araw, militante ako, ha, kwento lang. Nung high school ako, maraming palabas ito si Noy Noy. Puro mga kagaguhan lang pala. Mababasa mo na ngayon sa Facebook, eh. Oo. Alam mo na ang kwento ng Marcelo. Kaya binaksak gawa ng kinakalabas ni Marcos. Oo. Kaya ang masasabi ko lang, 65 na ako, ha. Bongbong Marcos lang. Ah, so naabutan mo talaga ang Marcelo. Inaabot ko talaga ang Marcelo kung paano kung may hampasin. Totoo, ayaw na. Ano yung ano, Tay? Ano yung experience nyo? Oh, nandun yung binabaril kami ng bullet. Oo. Sa Loton. Oo. Nandun yung hinahampas kami. Oo. Binabato kami ng... parang molotog na para mahilo kami. Oo. Talagang nung araw, galit tayo kay Marcos. Mm-hmm. Masama. Pero hindi naman pala siya may utos noon. Puro kaliwa, puro mga dilawan din. Ah. Kita mo, sino nagpasabog ng Plaza Miranda? Nalaman din. Si Binigno Aquino. Oh? Walang niya eh. Ha? Kita mo, sabi ni Chris, hindi, para sa akin, hero tatay ko. Ano nakalagay sa Facebook? Hindi mo alam, ang tatay mo, hari ng komunista, hari ng MPA. Oh, okay. Kaya kita mo, ang daming galit ni Marcos. Kaya nalaman na nila. Kasi may kasi social media na. Kasi binubulag na kami. Hanggang ngayon, binubulag. Kita mo, na 44 years na nalaman na itong mga oligate na Lopez. Kita mo ngayon lang nabuwag. Sila pala ang mga kumaano sa komunista. Mga backup. Kaya kita mo, mga fake news sila. Oo. Kaya mo, nalaman na ng Tadong Lopez. Nasaan na? Amerikano ka, dito ka nagtatrabaho, kita mo, kung hindi kay Duterte, wala akong Duterte, maniwala ka, mula nung kay Marcos, hindi ako pumoto. Na Ramos, nag-Aquino, nag-Gloria, nag-Joseph, nag-Doino, nag-Duterte, hindi ako pumoto. Ngayon po sakali, ngayon ako magpapairesto, gusto ko i-voto si Marcos. Bongbong Marcos. Kasi alam natin talagang matibay si Bongbong Marcos. Hindi na kailangan, ano yan, tinatawag na i-memorize. Pacquiao, napakakapal naman ang mukha mo. Isko, napakakapal mo. Lobredo, napakakapal. Lahat kayo basahan. Bongbong Marcos lang matibay. Wala akong inaano, ha. Yung, yung sinasabi ko sa'yo, yung sabi mo ko. Experience ano yung, mo. Experience na aramdaman ko. Uh-oh. Wala na. Buti nga, nag-Duterte pa eh. Kung yung nag-Duterte, wala. Tatay tayo. Sirang-sira na, no? Wala, totoo yan. Wala, pero hindi ako Duterte, ha. Oo. Sinasabi ko lang yung nangyayari. Ayun. Pero Bisaya ako. Ah, Bisaya po ka? Bisaya ako. Asa mga damit? Akong inahan sa Cebu. Karkar, akong ama sa Davao, Bunawan. Purong Bisaya, pero dako ko Maynila. Nasareno ko, kaya ako, batang nasareno ko. Laging kami, mga Diyos, umapasang kami. Kaya yung experience ko na yan, sa edad ko 65, wala akong sinisino para sa akin. Sa akin, ha? Bongbong Marcos matibay. Wow. Matalino, magalang, lahat. Lubredo, mabait lang ang asawa mo. Pero ikaw, sinasabi nga eh, parang hindi ka nag-aral ng attorney. Sinasabi mo, para ka lang tindera. Para ka lang, ano, yung tiga, vendor ng kiyapo. Salita ka, puro mga ambababaw. Ikaw naman, Pacquiao, may pera ka lang. Pero napakapangit mo kung ikaw magiging presidente. Kaawa ka naman sa Pilipinas. Wala kang alam. Uh-oh. Ang mamamayan, nila kang magnanakaw, yung nasa likod mo. Uh-oh. Parang kay Fernando po, ganyan eh. Uh-oh. Kung mananalo si Fernando po, kawawa tayo. Kasi Uh-oh. Ang mamamayan eh, ha? Yung mga adviser, wala kang alam sa politik eh. Ganyan din ang mangyayari kay Pacquiao. Uh-oh. At saka ikaw, pastor ka. Ha? Ako hindi ako pastor, nagbabasa rin ako ng Biblia. Nakalagay sa Biblia, ano? Tama na yung isa pa niyong kulang. Ha? Pastor ka eh, bakit hangat mo maging presidente? Mali yan. Mali yan. Pastor ka ha, hindi mo ginagamit ang pagkapastor mo. Sabihin, nag-aangat ka, kasapangan, ha? Kamangmangan, ano, gawa ng demonyo yan. Yan ang gawa ng demonyo. Ayan. So, Tay, maraming sige. Salamat sa sige. Pag-share ng experience mo, ha? Marami. Ayan. Marami. Ayan, ito. Sir, dahil malapit na eleksyon, sir, sino napupusuan nyo? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ayan. At bakit? Para maibalik yung dating demokrasya ng Pilipinas. Ayun. So, maraming salamat. Baka may gusto kang batiin, sir. Okay na. Okay na. Ayun. Shout out kay sir. Sir, dahil malapit na eleksyon, sino yung napupusuan mo ngayon? Tungkol dyan sa, ano,
Sa akin lang, oh. Opinion ko lang. Yung opinion mo. Didiin talaga. Wow. Bakit, sir? Anong napupusuan mo kay BBM? Para naman, kung sila yung mananalo, para maibalik yung sinimula ng kanyang ama. Oo. Na si Marcos. Kasi si Marcos talaga maganda yung ano ni Marcos. No? Kahit nasabing corrupt. Pero hindi masabing corrupt kasi madaming infrastructure, di ba? Oo, mas maraming project si Marcos. Oo. At saka mura yung bilihin. Mm-hmm. Walang naghihirap nun. Oo. Si Marcos. Umalay mo na lang sa mga bagong dumating na administrasyon, talaga wala na. Pinahirapan na yung mga taong bayan. Oo. Yan. Yan lang ano ko. So, BBM. BBM tayo. Ayun. So, maraming salamat, sir, ha? Sulit tayo, BBM. Ayun. So, huwag na natin yung ano yung mga iba na mahirap sa mga kababayan nating mahihirap. Oo. So doon tayo sa kakaunlad ng ating bansa. Yeah, oo. Ayan. So, basta sulit bibigyan tayo. Ayun. So maraming salamat, sir. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Sir, okay lang magtatanong? Ayan. Ito, sir. Pang-apat na kayo na tinanong ko dahil malapit naman na election, sir. Sino yung mga napupusuan nyo sa mga kakandidato ngayon? Ayun lang. Ay, Jeff Yorme, kasi Manila ako eh. Or si Sara. Oo. Pero, pero malamang si Yorme kasi Manila. Sa Manila so, residence ka, ayun. Oh. Pero yun yung dalawa. Pero umaanga ko rin, kasi maka Duterte din ako eh. Oo. Ay, nagkataon lang na... Nasa Manila ako, ka. To be frank, na batang Manila talaga. Oo. Sa so, kung hindi tumakbo siya, no, solid na yan. Talagang Sara. Sara. Or the, si, kahit BBM. Si Digo, pag, pero kung si Digo magbabayas, siyempre, yan ang buboto ko. Ayun. Sir, ilang taon na kayo? Alvin TV, sir. Alvin TV. Alvin. Oo. Oh. Huwag ano kong Alvin. Kaya Kela Rons. Mga basta oh. Mga. Ayan. Katang ano rito. Ilang taon ka na, sir? 65 na ako. So, naabutan mo yung martial law? Oo naman. Ano yung experience mo? Na-experience ko nun eh, noong una, talagang naging activist ako eh. Oo. Kasi yung eskwela ko rin. Oo. Talagang ano. Pero itong na-realize ko itong umupuri yung story. Oo. Na sarili ko sa na-dismaya ka din. Oo. Talaga naman doon ko na-realize na magkabarani pa ng magandang mga gawas. Nabulag na ano pa naman. Oo. Ito mo yun. Talagang nabulag dati kasi wala namang social media. Wala, walang social media. Ngayon, oo. Makita ko talaga na naniniwala ako sa mga social media. Yung mga mainstream ko lang wala ako talaga. Oo. Nakakalungkot lang. Alat-alat, ang mga kasadong katok pa yung mga ano. Oo. Naging ano lang ako, kaya very vocal ako ngayon. Na-realize ko na. Kung hindi katok pa nga si Sarah, alam mo, si Mark. Si BBM. Ayun. Sige, umuun naman. Sip, may, sa choice mo pala rin. Eh, kasi siyempre Manila ako. Oo. Marami na itulong sa amin si Yomi. Kung ano yung social pension ko. Oo. Na-enjoy ko. Oo. So, maganda yung mga nagawa niya. Sa totoo lang, maganda ang Maynila. Ang ganda. Oo. Talagang ano, the best. Lalo na itong Dolomite at itong ano na ito. Mm-hmm. Talagang palagi ako nandito. Kaya, maraming salamat kay ano, no? Pangulong Duterte. Oo naman. Talagang napasalaman ito kay Tate Digong. Talagang oo. Ano. Nagkataon lang na siyempre Manila ako. Oo. Siyempre dito ako. Oo. Hindi, siguro kung tatakbo kung pwede pa sa itong kumulong presidente, eh, talagang sa kanya pa rin ako talaga. Oo. Ayun. So yun tayo na. Maraming salamat tayo. Ayan.